Hey guys! Ngayon na nakapag-vlog. Ang laki ng aking pag-ibig. Ang laki ng tigyawat ko. Ito na kami, chill-chill lang kami nila Hailey. Si ate nagpa-register sa K-12. Hanggang ngayon hindi niya pa rin maisip kung ano yung strategy. Gagawa ko mag-isip lang si Shanti. Mamaya. Nahirapan siya mag-isip ng stand na gusto niya kuhanin. Tulong mo siya nung ginagawa. Guys, oh, may nailaw, oh. Nailaw yung ano. Ito, guys. Hindi nyo mapintaan, labo. Nanood pala ako kay Ate Pen, na panood ko yung sa kanya, nakabili sila ng sarili nila ng lupa, nakapag ano sila, nakapagpundar sila ng lupa. Kami guys, kung tinitirahan namin, hindi alam kung mapapasa amin ba o hindi. Pero naghuhulog kami dito ng ano, ng every month ng 500. Kasi ano to, government to. Kumbaga, rights lang to, hindi namin, may kontrata to na 30 years, hindi namin alam kung i-renew pa yung kontrata o hindi. Kasi yung binabayar rin namin mati, ito yung parang bayad dun sa pagpapagawa na itong bahay. Kasi buo na to nung inilipat sa amin. Yung pagpapagawa, tsaka siguro yung pinaka-tax na itong lupa na ano. Hindi ko alam kung ano, kung saan napupunta yung binabayad namin. Pero okay na yun kasi yung mga pangka sa ibang, sa mga apartment, sa mga ano, diba, nasa libo din yun. Ito, okay na to. Itong bahay na to, parang na-relocate kami, galing nga kami sa Riles. Tapos, ito pa bahay to. Pero hindi sa amin to, sa ano ko to, sa biyanan ko to. Binipisyari lang yung asawa ko. Binipisyari lang kasi yung asawa ko dito sa bahay na to. Siya lang nagpaayos. Siyempre kami, nangangarap din kami magkaroon ng sariling bahay. Kaya lang, yung alam mo yung, meron kasi kami yung ano eh, hinuhulugan na lupa. Na as in 2 years na namin siya mahuhulugan. Dapat nung December tapos na namin yung hulugan. Kaya kasamaan palad, eh yung nagbenta sa amin ay okay naman. Kaya lang, yung mismong may-ari ng lupa, magkakapatid sila. Ngayon magkakapatid sila. Eh, yung isang kapatid ay umapila siya. Kaya lang, kung kailan tapos na yung lugan namin, tapos yung pera, hindi namin alam kung kailan pa may babalik. Pero, nakiusap naman sa amin yung pinaka... Kasi bumili rin siya yung pinaka... Meron sila kasing tawag na yung... Parang ahente, yung nagbebenta ng lupa. Bumili rin sa kanya ng lupa. Kumbaga, siya naguhulog siya, tapos kami rin naguhulog kami. Tapos yung hinuhulog namin pera, doon sa mismo may-ari. Kumbaga, pare-parehas kami. Tatlo kami tao na nawalan. Kaya lang, syempre, ang magsasuffer nung yung magbabayad sa amin ng ano na yun, yung ahente. Kasi nga, yung ahente yung kausap namin, hindi yung mismo may-ari. Mahabang kwento kaya lang ano, hindi ko na masyado ikukwento, basta yun, nakakalungkot lang kasi dapat yung alam mo yung nabuo na yung pangarap namin kung ano gagawin namin doon sa lupa na yun, sa ano na yun, marami na kami nabuong pangarap din, tapos mawawala lang sa wala, parang ganun. Ang hiling lang namin maibalik na lang yung pera, kasi nakiusap din sa amin yung si Sir. Sir kasi kung tawagin namin na kung pwede, huwag na namin siya i-demanda. Pero ang mangyayari, manti siya maghuhulog sa amin hanggang mabuo niya yung pera namin na ibinayad. Huwag na namin siya i-demanda. Kasi yung balak namin, i-demanda namin. Nakiusap si Sir na huwag na lang namin siya i-demanda. Gumawa siya ng kasulatan na tapos may inano siya sa amin na lupa. Parang kwarateral na pag hindi niya. Kaya lang yung lupa na yun, nakakainis naman. Ang layo. Ang layo ng lupa, sa Bicol pa yata.
kasi hindi pa namin alam kung yung hindi kami, ang hirap guys, hindi kami makakilos. Hindi namin kasi namin alam yung mga ganyan-ganyan. Kumbaga yung ano namin, tiwala na lang kay sir na maibalik niya yung pera namin. So yun lang guys, na-share ko lang sa inyo kasi yung pangarap namin na magkaroon ng sariling bahay ay malabo nang matupad. Ngayon ang balak ko nga, ang balak namin, hindi wala pa kaming ano, kasi yung pangarap nga namin nabuo ng parang naano na kaming ano, na ano na kami, nadala na kaming ano, mangarap ng bumili ng sarili lupa, parang ganon. Ngayon ang tuos na lang muna namin dalawa kung ano yung ipon na lang kami na mag-ipon pag merong ano. So ayaw na namin ng hulugan. Mahirap kasi yun eh, yung lupa na yun. Kumbaga magkakapatid sila yung isang lupa na yun sa magulang pa rin na nakapangalan. Tapos yung nanay, mayag naman na ibenta yung lupa na yun. Siyempre magkakapatid, may umaapila. Yung kumbaga ayaw na ni sir na makasabay kami doon. Kumbaga si sir, may nakukuha naman doon sa monthly, bahala na siya. Kasi marami naman siyang ano tayo. Marami siyang sinakit. Nagano kasi siya, nagbabayan siya ng lupa tapos nagsusukat din daw siya ng lupa. Yung mga ganun. Iyon ang trabaho nun. Tapos pag alam mo, may gusto pagbenta ng lupa. Siya yung broker, parang ganun. Hindi ko lang tawag kasi dun eh. Wala lang guys, na-share ko lang sa inyo kasi nalulungkot kami. Pero siguro ano lang yun, pagsubok lang. Pero naniniwala ako na maibabalik sa amin yung pera kasi maayos lang makausap si sir. Huwag lang siguro magkakaroon ng problema. Yun lang, parang nalulungkot lang talaga kami. Sana lang maibalik yung pera namin. Yun lang gusto na, maibalik lang yung pera. Kaya pag mag-uusap kami ni sir, ang ginagawa ko, nire-record ko yung mga kumbaga nagloko siya, meron kaming panghahawakang ebidensya. Although may ebidensya naman kami na nakakatanggap siya ng pera, may pinipirmahan kami everyday, may kasulatan, may deed of sale, parang may mga ganun. Kompleto kami. Yun nga lang si sir, sabi niya, nakikusin siya na huwag na lang isang idibanda. Maghuhulog na lang daw siya. Monthly kasi ganun din naman daw eh. Pag pumunta daw kami sa judge limandahan, pag aaregluhin daw kami. Ganun din daw. Gagastos pa kami. Tsaka iniingatan din kasi may sarili pangalan niya kasi nga may trabaho siya. Tsaka maraming nagtitiwala pa sa kanya kasi parang mawawalan siya ng lisensya, parang ganun pag kinasuhan namin siya, parang ganun. So yun lang guys, na-share ko lang ang haba ng aking sinabi. Si Ate Beyonce, oh, nakwento ko na pala. Nagpa-school kasi nagkukwento sila. So yun guys. Hi guys. Ngayon wala si tatay. Ang ulam namin for today is magtotortang sardinas tayo guys. Dahil yan lang ang ating kayang lutuin. Kaya joke lang guys. Kasi wala akong maisip ng ulam. Parang wala kaming gas na. Saka lang, layo-layo natin ating cellphone. Alam ko wala na kaming ano eh. Itotorta ko na lang yung ano, pinamadali ng luto lang. Isang ano ko na lang yan, isang salangan ko na lang yan. Hindi ko na siya paparti-partihin kasi kami-kami lang naman. Hindi ko na siya paparti-partihin. Gagawin ko na lang siyang pizza. Kasi kami-kami lang naman tatlo kakain. Kasi hindi susubuan ko naman. Iniwalay ko yung sabaw. Pakita
sa inyo yung project ni Ashanti na ginawa ko. I proud to myself. Pakita ko sa inyo. Taka lang ha. Hindi ko na siya na vlog. Ayan, guys. Hindi ko na siya na vlog gawin kasi na busy ako. Alam niyo na, ilang oras ko ginawa yan. Pinag-isipan. Sharon! Yan. Ang pagong at ang matching. Ganito yan, guys. Eh. Pakikita ko sa inyo. Asa ba yung ano? Ayan, ganyan siya. Tapos, meron sila Shanti na ano, tutuso ko yan dyan. Yan yan. Ganyan, ganyan yan. Yan, oh. Yan, yan. Puppet, parang puppet, ano. Yan. Ganyan, ganyan. Ano ba tawag dito na? Nakalimutan ko dito. Basta ganyan, mayroon, may classmate siya may boses yan, tapos may kwento yan eh. Yan. Si Ashanti ang nakatokang gumawa kasi ng ano eh. Ng lalagyanan. Wala lang, gusto ko lang pakita sa inyo guys. Picture natin. So, oh, paano? Yan, Apple Group. Tapos yung grupo niya, yan, may kukwento-kwento silang ganyan-ganyan. Yan. O, oh, yun. Oh, picture lang kita, nak. Ano ba tawag dyan sa project mo na yan, nak? Puppet Show. Ah, Puppet Show pala. Picture lang kita. Iangat mo yan. Ayan guys, end ko na yung vlog. Yun yung gusto ko lang pakita sa inyo. Tapos i-end ko na rin. I-end ko na rin yung vlog kasi ano yan eh, mula 3 days yata yun. Pagdudugsundugsungin ko na lang. So yun guys, maraming salamat sa panonood. Sa susunod na lang po ulit. God bless us all. Bye!